Hi mga friends for life! Good morning on a Sunday morning. Katatapos lang po ng ating guesting sa Veritas 846, God Will Make a Way with Father Vic Sadaya and si Miss M.M. Pangilinan. At ang ating nga pong topic ay tungkol sa leadership, servant leadership. Pero I decided na mag-reading na rin po tayo yung ating daily reading. Gawin natin ng mas maaga kasi two-part na naman po ang ating reading sa araw na ito. Nang makahabol po tayo, makumpleto natin ang ating August. Okay, so sana po ay lahat ay feeling healthy and feeling happy sa isang napakagandang Sunday morning, no? And sabay-sabay tayo sa pag-inom natin ng ating food supplement. Hindi pwedeng wala, no? Hindi na pwedeng wala kasi kailangan may ginawa tayo para sabihin natin na talagang covered natin na tayo ay healthy inside out. 'Di ba, mga friends for life, mga kapanalig ang tawagan natin kanina sa Veritas Radio, no? 846. Kapanalig, manalig ka, no? Na you are healthy. But you also have to have that human intervention, personal na pangangailangan na sumunod ka sa mga protocol. At part yan ay ang iyong pagsusuot ng face mask. Yan. Para sigurado na kung ikaw man po ang may daladala ng virus, hindi mo ito maikakalat sa hangin, no? At kung ikaw naman po ay may sakit, so hindi ka na mahina ang iyong katawan, hindi ka naman po mahahawa. Kaya kailangan meron kang personal protection. So ngayon, kung meron kang protection outside, ginagamit mo din, no? Meron kang ginagamit mo rin yung mga hand sanitizers, no? Tapos nag-observe ka rin ng social distancing. No, dapat meron ka ring protection sa loob. At yan po ang binibigay ng iyong mga food supplement. So mga friends for life, huwag kakalimutan na inumin nyo ang inyong food supplement every day. Kasi kailangan nyo na yan. Kung meron kang protection from the outside, dapat meron ka ring protection sa inside. Okay. So alam nyo na yung sa akin. Hindi ko na itatanong sa inyo kasi alam na ninyo, sinabi na ni Father kanina. So, yun po. And of course, protection nyo outside, protection nyo physically in the inside. Sana may protection din po kayo spiritually. Kasi at the end of our journey in life, no, ang kailangan po natin, eternal purpose. So, eternal purpose. Sa dami-dami ng mga napagdaanan natin nung COVID, no? Ngayon, dengue naman, tapos yung ating economy, ang dami-dami, no? Maiiwan ba natin ang mundong ito na parang napagod lang tayo? Hindi, kasi may purpose po ang lahat ng yan. At ang buhay natin sa mga nakakausap ko ng mga pare, madre, mga kaibigan, mga inspirational na mga tao, ang purpose hindi lang dito eh. Purpose should go beyond, no? At naniniwala tayo dyan, no? Naniniwala tayo sa resurrection, naniniwala tayo sa example ni Jesus na kung namamatay man ng tao, siya ay may patutunguhan. Ngayon, ang tanong, saan kaya tayo pupunta? So, dapat meron din tayong eternal purpose, spiritual strength, no, nurturing. And it starts from ngayon po. Hindi bukas, hindi pagkatapos ng life na to. It should start ngayon. So, yun po. So, ngayong Sunday, sana huwag niyong kalimutan na mag-simba. Yan. At pagkatapos, get in touch sa mga mabubuting kaibigan na siyang nagpapatibay ng iyong spirituality, ng iyong core. So, yun. Ako naman, medyo masasabi ko na I'm so blessed. I have so many friends na talagang mabubuting kaibigan. Mga bago at luma
na nagiging kasama natin sa buhay. Kaya po yung purpose natin, tuloy-tuloy lang, dire-diretso lang. Yun. So, kasama natin sila, no? At kilala nila kung sino sila. So, ngayon, magbabasa na tayo. Yung naiwan natin na reading, August 27, from yesterday, ito, Restoring the Fallen. At ang napiling paboritong ni Charles Stanley, ating paboritong libro na Proverbs, ay Proverbs 27:5. Better is open rebuke than love that is concealed. Mabuti pa daw po yung pinapansin, no? Namamansin ka. Kesa yung nagmamahal ka nga, pero tinatago mo naman yung pagmamahal mo. Mas mabuti pa yung ipinakita mo yung iyong concern. No. At yung pong concern na yan, hindi mo yan lagi, hindi mo nakikita yan sa lagi pagpupuri sa'yo, pagsasabi sa'yo ng gusto mong marinig. Hindi po. Kailangan meron ka daw pong accountability partner. Sabi ni Charles Stanley, ang accountability partner ay isang mabuting kaibigan na hindi natatakot na magsasabi sa'yo kung ano yung mga bagay na dapat mong i-improve. That's your accountability partner. Kasi yung accountability partner na yon, yes, nagre-rebuke siya. At yun ang paraan. Ayan, dumadaan si Patrick. Kasi galing siya sa... galing ka na sa exercise, ano? So, yun ang paraan para mas lalo kang mapabuti. Yung mga tama mo ay... yung mga tama mo, ma-strengthen mo. Yung mga mali mo ay maitama mo. So, yun. Mabuti pa daw yung open. No? Open yung tao sa... May isang taong open mag-rebuke kesa naman isang tao na mahal ka nga, pero tinago naman, hindi ipinakita. Diba? So, and there's so many ways of pagpapakita ng pagmamahal. And one of them is being accountable. An accountability partner. Yon. So, tingnan natin kung magkapareho kami ni Charles Stanley. Tingnan natin. When a loved one heads down the wrong path, honesty is always the best policy as long as it is proclaimed in a spirit of love. As a godly Christian, you can help restore a fallen saint to fruitful service. However, you must be serious about your walk with the Lord and be committed to helping your struggling brother or sister find his or her way back to Jesus. Yon. The path to healing is often long and painful, requiring many difficult but necessary steps. First, the person must recognize his or her failure. We need to help the individual see the nature of the problem, recognize the consequences, and call the failing by its right name, which is sin. Oh, diba? Second, he or she must acknowledge responsibility. Although others may have been involved, placing blame will do no good whatsoever. Then third, the fallen saint must repent. He or she must commit to turning away from the sinful behavior. Fourth, ang dami pala nitong process. The person must make appropriate restitution. Oh, dapat lang. And fifth, he or she must learn the lesson God wants to teach. Failure is unprofitable only when we refuse to let it instruct us. If we learn and grow, we have taken the opportunity to discover more about ourselves and the Lord. Finally, the believer must respond to the Father's chastisement with gratitude. Ayan, yan ang pinakamahirap. Paano nga po magkakaroon ng gratitude kapag ka hindi open? Ibig sabihin, hindi bukas yung pag-iisip sa rebuke o kaya sa pagpansin, no? Sa correction, sa lesson. So, paano magkakaroon ng gratitude yun? Ay, ipagdadasal natin yun. Both the learner and the teacher. The learner and the coach. Yun, ipagdadasal natin yun. No? At sana, sa kabila ng tinuturuan tayo ng mga leksyon,
let us be grateful for the teacher. Kasi po, hindi madali ang pumansin sa isang tao na mahal mo. Kasi minsan natatakot ka, ay baka magalit sa akin yun. Diba? Pero kung yung pinansin mo may gratitude, yung weakness na pinag-usapan ninyo, no, makaka-create kayo ng a stronger bond, a better journey together. So yon. So always open your heart and your mind, no? Because sabi nga ni Proverbs 27:5, better is open rebuke than love that is concealed. Yon. Finally, ito. Fifth, he must learn the lesson God wants to teach. Finally, the believer must respond to the Father's chastisement with gratitude. Yun po yung na pinakahuli nating sentence. God is the perfect parent. He disciplines us but will always use what we experience to teach us eternal truth. And for that, we can always be thankful. None of us wants to see a loved one fall. Totoo naman. But when that happens, we should gladly participate if the Holy Spirit leads us to restore him or her. After all, what could be more fulfilling than to help a struggling saint back into fellowship with our Heavenly Father? Amen. Hindi niyo po ba napansin, ang tawag sa atin ni Charles sa pagkakataong ito ay saint. Lahat daw po tayo ay saint. Lahat po kasi tayo ay may karapatang maging saint at may pagkakataong maging saint. Yan po sana ang maging ultimate goal natin while we are alive, no? To become saints, no? Kasi yung po mga santo ginagawa sa panahon ngayon, sa habang nabubuhay sila, hindi pagpatay na sila, no? At yung po mga santo, example po sila ng kabutihan. Kabutihan na galing sa Diyos, hindi galing sa kanilang sarili. Yung kabutihan at mga rewards na hindi nila sinasabi na, ah, ako gumawa nito, kung hindi ina-acknowledge nila na ang lahat ng bagay galing sa Diyos. Even ang iyong kabutihan. Yon. Lahat ng tinatamasa mo. Kaya naman, if you always acknowledge the presence of God, eh, ang tanong, paano po tayo dapat mag-react? Ano po dapat yung tema ng isip natin? Ano dapat yung tema ng emotions natin? Kasi kung tama yon tema, tama rin yung action. No? So ngayon, ang challenge ni Charles Stanley, restoring the fallen. Okay. So hindi porket you are trying to live a saintly life, eh hindi ka nagkakamali, no? Kasi may process. Si Saint Augustine nga daw po eh the greatest sinner kung tawagin, no? Pero he became a saint. Oh, yun. So restoring the fallen. So ano daw po ang response natin sa mga tao, sa mga experiences natin, sa mga pagkakataon na merong mali, may nagkamali, mayroong nagkaroon ng kasalanan. How do we restore them back into the fellowship? Into the fellowship of God. Into the fellowship of love. So, tandaan ninyo, mga friends for life, may kalaban si Jesus. So, sana, huwag tayo sa corner noon. Dapat dito tayo sa corner, magsama-sama tayo, no? At let us restore each other. Restore each other's joy, each other's faith, each other's trust in the Lord. So that our eternal purpose, no? Nagagampanan natin is met. Yon. Okay, so bago ako mag-ending ng ating short reading, na ay meron pong kaunting prayer at the end of the page. At ang sabi po, alika mag-pray po tayo. Father, you know my loved ones
are hurting. Lead me in wisdom and love to restore them in a manner that most glorifies you, and help them to heal. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ang ganda ng reading. At ang ganda ng mga kasama ko ngayon. Thank you for catching, Dr. Loisa Orense. I'll call you after this. And si Brother Lito Ramos. Hello to Sis Mona. Thank you for catching and staying with me. I hope to see you again sa susunod na reading for this Sunday. Probably gagawin ko before we go to Mass. Ayan. Yes, Amanda. Welcome to my home. Ito aming bahay. That's our kitchen. No? And it's very early. Kaya lang nakaget up tayo because nag-Veritas 846 po tayo. Again, Veritas 846, God will make a way every Sunday, 9 to 10 in the morning with Father Vic Sadaya and Miss M.M. Pangilinan. Tayo pa rin po ay nakakatuwa at nakakahumble na mapiling guest para sa mga panahon na ito. So, yun lang po. I hope to see you there and see you again on my personal page. Thank you. Bye. Good morning. Always remember, your natural MD loves you. I love you all. Bye.